Behind Those Smiles, Chapter 1. Hinanda ni Zelly ang mga pili niyang gamit gaya ng sinabi sa kanya ng tiyahin at ipinasok sa bag na nasa ibabaw ng kanyang higaang pagpag. Parang isang panaginip ang nangyari sa kanyang buhay. Tumigil siya sa ginagawa at naupo sa higaan, saka napatingin sa litrato na nasa kanyang tagiliran. Ang nag-iisang larawan nila ng tiyahin at ang kapatid nitong yumaong na kanyang ama. Nagbalik uli sa kanyang isipan ang inanunsyo ng kanyang tiyahin kaninang umaga na aalis siya. Ihahatid siya nito sa hindi niya kilalang pamilya. Labagman sa kanyang kalooban ay hindi niya kayang sabihin dito at mas lalong ayaw nang saktan nito dahil lamang sa hindi siya sasang-ayon. Sabi ba nito, maganda raw ang paaralan. Owned by that family she's going to live with. A prestigious escalator school in Danao. Wala siyang karapatang umayaw. Maraming taon siya nitong inalagaan at sinaportahan. Ito na mismo ang pumalit sa dapat ay responsibilidad ng kanyang mga magulang sa kanya. Hindi na nga ito nagkapamilya dahil sa kanya. Kaya anong dahilan niya kung sasalungat siya sa desisyon nito? Hindi naman siguro sa napapagod na itong manatili siya sa poder nito. Kailan may hindi siya nito ipagtutulakan. Habang matamang nakatitig sa litrato, ay biglang tumulo ang kanyang mga luha. Wala sa sariling tinitigan ang walang kulay na butilang luha na nakadikit sa kanyang mga daliring ipinahid niya sa kanyang pisngi. She's crying again. Even if she didn't want it to happen, it's happening now. She's getting more used to crying than being happy. Umaabot sa puntong kinaiinisan niya na ang sarili dahil hindi niya kayang panagutan ang huling habili ng kanyang ama sa kanya. Nahiga na siya sa pagpag nang matapos na siya sa ginagawa. Ngunit napabangon din uli na makadama ng guto. Lumabas siya sa kwarto at tumungo sa kusina. Tiningala niya ang orasan na nakasabit sa pader. Alas 9 na pala, gabi na. Napakamot siya sa batok at kumuha ng 2 pirasong tinapay sa refrigerator. Sinubo niya sa kumakalam niyang sikmura ang pagkain at dahan-dahang inuya. Nang maubos na ang 2 tinapay, ay ininom niya ang inahanda niyang tubig. Saka bumalik na sa kwarto. Ilang posisyon na ang nagawa niya sa higaan pero hindi pa rin siya makatulog. Pasado 12 na ng gabi ay nakadilat pa rin ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya at inabala ang sarili sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Hindi nagtagal ay nilamo na siya ng katahimikan. Isang malakas na alarm ang nagpagising sa kanya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Kinusot niya ang mga matang gusto pang pumikit at bumangon. Panayad niyang hinilot ang nagpupulso niyang sentido. Pasado 2 na siyang nakatulog kagabi dahil sa kakaisip na aalis siya. Lumapit siya sa may pintuan at kinuha ang tuwalyang nakasabit doon. Nagdesisyon siyang mag-hasbath na lang pagkapasok niya sa banyo. Ilang minuto lamang siyang naroon at lumabas na. She applied a lotion on her arms and legs, then wore the white plain t-shirt and skinny blue jeans she prepared to wear. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Her hair is a natural curly. Itinali niya iyon gamit ang itim na laso upang hindi magmukhang pugad ang kanyang buhok. Saka inayos ang kulot-kulot sa dulo. Saka naglagay ng kaunting pulbos sa mukha. Pinulot niya ang litrato at isinilid sa bag. Bago lumabas ay inilagay niya ang sulat sa loob ng tokadora. Kahit pinagbawalan siya ng kanyang tiyahin na huwag siyang magbiling ng sulat ay hindi niya kayang sundin. Kahit ito lamang ay sana huwag siyang pagalitan. Lumabas siya sa silid pagkatapos niya itong pagmasdan ng ilang segundo. She'll gonna miss everything. Their house, especially her beloved Auntie Clarice. Sinulyapan siya ng babaeng naghahanda ng pagkain sa kusina. Umiti ng malapad. Upo na rito, anak.
She walked towards the table and pulled a chair, then placed her bag there. Nag-urong siya uli ng silya para sa sarili at naupo. Nanalangin sila bago nagsimulang kumain. Umupo si Anne sa malapad na couch, suot ang seryosong ekspresyon. Nakasunod naman sa kanya ang nakababatang kapatid at tumabi sa kanya. Tumikhim siya para agawin ang atensyon ng babae. "What is it that you're so excited to tell us, Mom?" he directly asked. "Yes, what is it, Mom?" Masaya nitong pinagsalikop ang mga kamay na naka-level sa dibdib. "May dadating ngayon na bisita. Gusto ko lang na ipaalam sa inyo na titira siya rito kasama natin. Kaya gusto kong maghanda na kayo para hindi kayo masurpresa." Anunsyo nitong di maalis ang ngiti sa labi. Pinigilan niya ang sarili sa pag-alsa at tumukot ng malalim na hininga. "And who is that person?" "Siya si Zelesilem de la Cruz, a first year college," tugon ng babae. "What kind of girl is she, Mom?" Michael joined the conversation while having a big smile. "She..." Hinambalos niya ang mga kamay sa lamesa dahilan ng pagkakatigil nito. "A girl? Another girl, Mother? What are you thinking? Are you making another round of pain? Aren't you satisfied from the past? Mom, stop dreaming of a thing that will never be yours. Nandito na kami ni Michael. You already have two sons and yet you're still dreaming of having a daughter. Did you? Recalling something from the past is a useless thing. Present and past has a huge difference. So stop it." Napalitan ang ngiti nito ng nagsusumamong ekspresyon. "You don't know her. She's different and I know she is. So please, please accept it. Naiintindihan naman kita. Pero isipin mo na lang na para sa akin to. It's my happiness. You already know about it." Napapikit siya at sumandig sa couch. Kahit anong gawin niya ay hindi niya ito kayang salungatin. Pero may isang bagay siyang kayang gawin. Yun ay ang protektahan nito sa mga taong may masamang balak sa kanyang pamilya. Minulat niya ang mga mata at pinagsalikop ang mga kamay na nasa kandungan. "Okay, I'll accept her. Pero kapag may mapansin akong kahinahinalang bagay sa kanya, believe me, I'll crush her into pieces. My word, my action. You already know me too, Mom. If I get angry, I will destroy everything." Bumaling siya sa katabi at pinigyan nito ng masamang tingin. "Why are you looking at me like that, Kuya?" tanong nito sabay taas ng mga kamay. "Triumfo Montenegro Property." Narating na nila ni Zelly ang teritoryo ng mga Montenegro. May malaking lupain ito na pinagtaniman ng mga mais, tubo at kung ano pa. "The air she breathed and the breeze of the wind is like a thousand needles piercing and playing on her skin. It makes her feel a little relief and happy." Bumaba sila ng tiyahin sa tricycle pagdating nila sa dalawang dambuhalang tarangkahan at matayog na pader. Agad na lumapit ang babae sa direksyon kung saan nakatayo ang lalaking mataba at naka-uniforming gwardiya. "Magandang umaga po sa inyo." Umiti ito ng malapad. "Magandang umaga rin sa inyo, Ma'am. Ano pong kailangan nyo?" tanong nito rito. "Ako po pala si Clarice de la Cruz. I'm here for Mrs. Evangeline Montenegro." Kinuha nito ang ID sa handbag bilang katibayan at inabot sa gwardiya. Pasok po kayo, Ma'am." Nakangiti nitong sabi sabay balik nito rito at maginoong binuksan ang pinto. Sinabit niya ang bag sa magkabilang balikat at sumunod sa dalawa. Habang nilalakbay nila ang maliwalas na daan patungong mansyon, ay napansin niya ang mga bulaklak sa gilid. Samutsaring halaman ang nakatanim sa bawat gilid. Ginaganahan siyang amuyin ng hangin dahil nadadala nito ang bango ng mga sarisaring bulaklak para siyang dinuduyan sa langit. They passed by a fountain, the unique feature of sunflower in the center of attraction. From its petal-shaped down to its leaves where the water kept falling and running, may nakapalibot naman na maraming nakabibighaning bulaklak sa bilog na parte nito. Naaliw siyang pagmasta nito at hindi napansin na narating na nila ang nasabing mansyon. Nagpaalam na ang lalaki at iniwan sila sa may tatlong baitang na hagdan.
tumungo sa kanilang gawi ang apat na katulong. Dito po tayo, magkasabay nitong anunsyo. Pagdating pa lamang nila sa sala, ay dinaluhan kaagad sila sa isang magandang babae at nakipagbeso-beso sa kanyang tiyahin. Nagbigay ito ng matamis na ngiti sa kanya. Napadako siya, nakadama ng hiya. Pinaupo siya ng babae sa gitna ng dalawang binata at naupo naman ito sa kaliwa kasama ang kanyang tiyahin. Nahihiyaman ay pilit niyang ikinukubli. Nararamdaman niyang kailanmay hindi siya babagay dito. Ang tulad niyang hindi mayaman ay hinding-hindi babagay sa lugar na ito. Seeing those things that she only saw in fairy tale and movies, the wealth and environment are extremely not fit for her, making her stick to realities. Tinapunan niya ng tingin ang katabing binata at magkasabay nilang binawi ang mga mata. Mabait naman siguro ito, hindi kagaya nitong nasa kana nakaupo. Head to foot pa talaga, pero mukha naman sigurong mabait. Pero mukha lang din, hindi pa siya sigurado. Humihinga siya ng malalim at ngumingiti ng tipid kapag napapatingin ito sa kanya. She could straightly look at the woman who kept looking at her. Nahihiya siya pero namamangha dahil sa taglay nitong ganda. Hindi mo agad mapapansin na maedad na ito sapagkat nananatiling tama at maganda ang hulma ng katawan nito. You can see the smoothness of her face like a goddess of beauty standing all the time. Mrs. Montenegro? Oh dear, I forgot to introduce my two son. Siya nga pala, si Enskrain ang panganay kong anak. Turo nito sa binatang nakaupo sa kanan. At si Michael Lawrence ang aking bunso. Pakilala nito sa binatang nakatitig sa kanya kanina. Michael Lawrence pala, ang ganda naman. Tumangu-tango si Clarice habang malayang sinusuri ang dalawang binata. Ang gagwapo talaga ng mga anak mo, Mrs. Evangeline. Noong nakita ko sila mga 7 taon na, ay hindi pa sila ganito ka-mature. Ang panganay mo sigurong mature noong mga panahon na yun. But now, look at them. Ang laki na ipinagbago nila. Napangiti ito ng malapad. Thank you for the compliment, Clarice. Huwag mo na ipakilala sa amin si Zelazelem. I've already told them about her. Okay, let me introduce myself. I'm Clarice de la Cruz, the head principal of the Pag-asa University. The university your family sponsored. Nice meeting you too. Good morning, Miss Clarice. Nice to meet you too. Nakangiting tugon ni Michael. Napakunot ang noo ni Enz sa narinig mula sa babae, de la Cruz. Tama ba ang narinig niya? If he's right, he finds it confusing. Nagkataon lang ba na magkaparehas ito ng apelido? Impossible. Umahon siya sa upuan. Good morning to you, Miss Clarice. By the way, can you excuse me, ladies? I have some important things that I needed to do, ang babae, he said. Lumapit siya sa ina at humalik sa pisngi nito. Michael, follow me when it's over, he said. Bago umalis ay pinasadahan niya ng nagbabagang tingin ang dalaga. Hindi niya iyon ginawa upang takutin ang dalaga. Ginawa niya iyon bilang paalala. Lalo na ngayong may pagtataka siyang nabuo sa isipan. Agad itinapo ni Zelly ang mga mata sa ibang direksyon. Natatakot siya. Para siyang masusunog sa paraan ng pagtitig nito. Parang binabawian siya ng hangin. Hangin na pag-aari nito. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang umalis na ito at hindi na niya mahagilap. Patuloy ang oras sa paglipas. Hinahanda niya ang sariling hindi maiyak kapag aalis na ang tiyahin. Sa pag-iisip ay hindi na siya nakinig sa pinag-uusapan nito. Tumayo na ito sa upuan. Bumabaw ang kanyang paghinga para siyang sinasakal. Pagtayo niya ay tinapunan siya nito ng tingin at gumuhit sa labi nito ang isang matamis na ngiti. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unting lumalaki ang agwat nila sa isa't isa. Nagtatalo ang kanyang puso't isipan kung anong gagawin. May parte sa kanyang nagsasabi na tumakbo patungo rito. But someone stopped her from doing that. Pinapaalalahanan siya na manatili lamang sa kinatatayuan niya. Kaya tumalikod siya at umupo na lamang. Palihim na nagpahid ng mga luha. Alingwel na, tapos na ba kayo sa pag-aayos sa kwarto ni Zelly? Tanong nito sa katulong. Opo, kanina pa po yung tapos.
Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Kainalalayan siya patayo. Halika na, iha. Alam kong pagod ka. Ma'am, I'll go ahead. Paalam ng binata at tumalik sa pisngi nito. Saka nilingon siya at tinanguan. Lumakad sila papunta sa hagdanan. It is a white helical staircase made of metal, with a beam and the treads attached between them. Two different hallway above. Nilagay nito ang kamay sa kanyang baywang. Nadama niya ang kaunting kapayapaan na nadadama niya kasama ang tiyahin. Patawad kung ganito ako sa iyo, iha. Ngayon pa kasi ako nagkaroon ng babaeng anak. Sabihan mo lamang ako kung sakaling naiilang ka, ha? May pagsusumamo nitong sabi. She smiled. Hindi naman po nakakailang. Tutal po, gusto ko po na ginaganyan niyo ako. Anyang nahihiya. Ngumiti ito ng malapad. Is that so? I'm glad to hear that. They've hit it on the right side. Talagang sobrang laki ng bahay na ito. Namamangha niyang inilibot ang paningin sa nadadaanan. May tatlong kwarto ang pinasukan nila na hallway. Kinuha nito mula sa kanya ang bag at umuna para buksan ang pinto ng kwarto. Pinihit nito ang seradora at binuksan ng tuluyan. Pagkapasok niya pa lang sa loob ng silid niya ay namangha na siya agad sa nakikita. The interior designs are all catchy and prominently emphasizing with each other. The flowers, her favorite thing in the world, are overly taking the spaces of the room. The white with an orange color combination floor-to-ceiling curtains. Two wardrobe with a mirror on each door and dozen of cologne, lotion and more. Mini cabin beside a huge bed. Two purple sofa and glass table. Study table with a cute lampshade. Books and appliances in front of the window pane are all set perfectly. I hope you like the room, iha. A wide smile escaped in her lips and turned her head on the woman. Maganda po. Sobrang ganda at sobra-sobra na para sa akin. Lumapit ito sa kanya at ginaya siya papuntang sofa at pinaupo roon. If there's something bothering you, don't be shy to come to me. You are my daughter. Kahit hindi kita inampon at hindi dala ang apelyido naming Montenegro, you are my lovely daughter. And from now on, you're gonna call me mommy, mama, or whatever you like. I won't complain. She nodded. Hinalikan siya nito sa noo bago umalis. Naninibago siya sa mga nangyayari. Ngunit, nasisihan din siya dahil nakaranas siya ng ganito. Tumungo siya sa kama at nahiga roon, saka nagdasal. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay pangarap niya. Ang mga totoong ngiti niya ay nagbabalak ng magpakita dahil sa kaunti, ngunit totoong kasiyahan niyang nararanasan.